Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga bossing. So katanghali ang tapat, meron tayong gagawin ngayon. At dahil bumabalik na sa normal yung ating public transportation. Alam naman natin yung mga jeepney na ganito mula nung nag-pandemic, hindi sila nakabiyahe. So ngayon mga boss, time para makabiyahe sila. Pero syempre, more than 2 years na nakatingga yung gantong mga klase ng jeep. So ngayong araw na to, isa sa pinakamahalagang maintenance na kailangan natin gawin sa ating sasakyan, syempre mga bossing, is yung lubricant. Isa na doon mga boss, yung manual transmission natin. Alam naman natin yung mga gantong pampasaherong jeep, manual transmission naman yan, walang automatic yan. Kaya ang gagamitin natin ngayong araw na to is ito, ang ating gear oil na tinatawag SAE 90. Kapag SAE 90 mga bossing, para ito sa ating transmission. Tandaan ninyo, meron nakalagay dyan minsan SAE 140 para naman yon sa differential. Actually, dito sa jeep na to, dalawa naman talaga yung gagawin natin dito. Transmission fluid replacement tsaka yung kanyang differential fluid. Pero sa video na to, ipapakita ko muna sa inyo mga boss yung pagpapalit ng langis ng ating manual transmission. Siyempre, bago ang lahat, kailangan na nating ihanda yung mga kakailanganin. Unang-una na dyan yung langis natin. Ito nga pala yan. Branded yung ginagamit kong langis pagdating dito sa aming jeep. Since ano to, pampasaherong jeep, masyadong hirap yung mga gantong klase ng sasakyan, mabigat yung kanilang dalalagi. Kaya huwag kayong gagamit ng mumurahing klase ng gear oil. Medyo tagilid tayo doon kasi may mga gear oil mga bossing na recycle kung matatandaan nyo, or kung familiar kayo doon sa mga nag iikot-ikot sa mga talyer, yung bumibili ng mga used oil, yon yung mga used oil, nire-refine nila yon, at ang balita ko ay ginagawa nila ulit gear oil. Kaya mas maganda mga bossing, gumamit kayo ng may brand na gear oil, kasi para masigurado natin na bago talaga yung langis, hindi siya nire-refine lang. Okay, next, syempre yung ating pan, kailangan natin ng funnel, power tool para mas mabilis magtanggal ng drain bolt, tsaka yung ating toolbox syempre. So unang-una natin gagawin mga bossing, syempre ihanda natin yung pan, tsaka ito mamaya na to, itong ating socket, tapos power tool para mas madaling magluwag. Kung wala kayong power tool, gagamit kayo ng liabe syempre. 24mm ang makina natin nga pala mga bossing is Isuzu 4BC2. Ayan, sa mga jeepney drivers and operators, common ang makina na to, Isuzu 4BC2. Pero ang makina nito is galing sa Eagle ang transmission nito. Tapos ang kailangan nating i-locate dito syempre kung nasaan muna yung kanyang drain plug at saka nasaan yung kanyang filler plug. Okay, so dito sa ilalim, ayan, makikita ninyo merong dalawang bolt. Itong isang to, ang tinatawag natin na drain plug. At yung isang yun naman, yung ating filler plug. Ganito mga bossing, every time na magtatanggal kayo ng langis sa transmission or sa differential, ang unang-una nyo luluwagan lagi is yung filler plug. Huwag nyo uugaliin at tanggilin agad yung drain plug bago nyo luwagan yung filler plug. Bakit? Kasi may mga filler plug mga bossing na mahirap tanggalin. Pag natanggal nyo na yung drain plug, siyempre, tatapon na yung langis, di ba? Lalabas na yung langis. Yan, paano pag di nyo matanggal yung filler plug? Okay, so ang ginagawa namin dyan, minsan tumatawag pa ng, pagka bumilog na yung tornilyo, tatawag ka na ng nagwe-welding, okay? O kaya sa mga shop na mayroong power tool, kaya pag wala kayong power tool, mahirapan kayong buksan yan. Baka bumilog na yan, hindi nyo pa nabubuksan. Kaya bago nyo buksan yung drain plug, filler plug muna ang unahin yung buksan, okay? Ang gagawin natin ngayon, iabang nyo nang agad, guys, yung ating pan, tapos buksan nyo na ngayon yung ating filler plug. Yan, makikita nyo tumulo agad yung ating langis, indication na nasa tamang level yung ating gear oil. Wait lang, kunin natin yung filler plug. Yan. Tapos, since nabuksan na natin yung filler plug, pwede nyo na ngayon buksan yung drain plug. Yan. Pagtanggal nyo nito mga boss, tutulo na yung ating gear oil. Ayan. Kaya importante na masalo nyo na kaagad ng
pan yung ating gear oil. Yan guys, so ito na, na-drain na natin yung ating transmission. So bago natin ilagay yung ating bagong gear oil, yung ating drain plug, linisin nyo. Magnetic ang drain plug na to, kaya makikita nyo, ayan o, may mga kumapit na ng mga rebaba tsaka mga dumi. Ayan, magnetic yan. So bago nyo ibalik to, linisin nyo muna, punasan nyo munang maigi. Yan. Ayan. Ayan. Ngayon, kapag malinis na yung ating drain plug, pwede na natin itong ikabit since tapos naman na tayo mag-drain dun sa transmission. Makikita nyo, meron na lang dyan konting mga tumutulo. Ayun, may konting tumutulo pa. Pero okay na yung mga bossing. Na-drain na natin majority nung langis ng ating transmission. Ibabalik na natin itong ating drain plug na to. So ready na tayong isalin yung bago nating gear oil dun sa transmission. Kaso syempre, ipapakita ko muna sa inyo yung reality ng hirap ng pagdi-DIY. Ayan, so ipinasok ko na yung ating hose, yung funnel. Kaso makikita ninyo, napakasikip. Parang there's two other way para maitaob ko rin yung bote para maisalin yung langis, di ba? Okay, so mahirap mga boss. Mahirap. Kung sa ibabaw naman, ayan, papakita ko sa inyo. Kung dito naman sa ibabaw, ang layo niya rin. 'Di ba? Ang layo niya rin, so hindi ko rin maitataob yung bote. Ngayon, ang isang solusyon, kaya meron akong isa pang hose na mahaba. Palitan natin yung hose hanggang sa makaabot dito yung funnel natin, tapos dito tayo sa ibabaw magsasalin, okay? Guys, so ito na 'yung ating bagong gagamitin na hose. 'Yan 'yung ating funnel. Masyado siyang maikli, 'di ba? Ngayon, gagawin natin, ilulusot natin dito hanggang sa mapunta doon sa may bandang transmission. Hanggang doon sa may bandang transmission. Wait lang. Ayan. Okay. So, iabang lang natin dyan yung funnel natin. Tapos, ilulusot naman natin dito sa ilalim yung hose. Saan na yung hose? Yun. Kunin nyo yung hose. Then, ilulusot natin dito. Ayan. Kapag... Ngayon mga bossing, ito yung problema. Sa pagsasali ng gear oil, makapapansin nyo sobrang haba nung langis na, ay nung hose natin. Baka magtanong sa inyo gaano ba karami yung ilalagay na langis sa ating transmission. Yung filler plug natin, ang another purpose nyan mga boss, kapag tumulo na dyan yung langis, ang ibig sabihin, tamang level na yon. Okay, so... hihintay natin tumulo dyan, pero take note mga boss, napakahaba ng ating hose hanggang dito yan sa taas. Okay, kung nasa yung funnel. Okay, so ngayon dadahan-dahanin natin. Siguro isasalin ko muna yung 2 litro ating langis. Sa pangatlo, magiging maingat na ako sa pagsasalin. Dadahan-dahanin ko na, sisilipin ko na, kapag tumulo na ron, okay na yung ating level. Okay, so yun, makikita nyo tumutulo na, di ba? Okay, so nasa tamang level na tayo. Okay, yan yung sinasabi ko sa inyo, pag tumulo na dyan sa ating filler plug, tamang level na yan. Ang gagawin natin ngayon, kunin natin yung drain plug. Pag hinugot nyo yan, tutulo ulit yung langis. Ayan, kaya ikabit nyo kaagad. Ayan. Okay, mag-spill pa, pero ganun talaga. Ayan, nasa tamang level na yung ating langis dito sa ating transmission. Tapos dusting, syempre sisikipan na natin yung bolt. Ayan, make sure na masikip yung drain plug, masikip yung filler plug, and then syempre pupunasan nyo ngayon. Yan mga bossing, so tapos na tayo magpalit ng gear oil nitong jeep, nitong transmission ito. Hindi ko naubos, may natira oh. Siguro mga ayan, may level naman pala. 200 ml din yung naubos. Natira rather. So mga 2.8 liters pala ilaman ng gantong klase ng transmission. Okay, so medyo mahirap yung pagsasalin kasi nga
kailangan nyo na mahabang hose. Tapos medyo may tatapon talaga kasi nga from the hose pa lang sa funnel, tapos sa layo nun. Okay, pero ganun talaga mga bossing, para malaman natin yung tamang level. Sa mga magtatanong nga pala, saan makakabili nitong Nova Prime gear oil na to na pang transmission, ilalagay ko na lang po yung kanilang product link dyan sa video description and sa pin comments mga boss. Salamat po sa inyong panonood at next video, abangan nyo, ito pala, gear oil naman tayo. Ito naman yung gear oil pang differential. Pero next video na to mga boss, medyo masyado na mahaba yung video nito sa ating transmission. Okay, salamat po sa inyong panonood.